Very blessed morning to each and every one of us. Okay, so ngayon po nais ko pong tayo po ay magmuni-muni, no? Tingnan po natin kung paano po talaga yung tamang pag-move on sa buhay. Marami sa mga pelikula, mag-move on ka na. Alam ba nila yung biblical way ng pag-move on? Tara po, basahin natin ang talata. Isaiah 43:18-19. Ulitin ko po, no? Isaiah 43:18-19. Okay. Huwag na ninyong alalahanin pa ang mga bagay na nakaraan o bulayin man ang mga bagay na yon. Narito, ako'y gagawa ng mga bagong bagay. Ngayon, ito'y lalabas na. Hindi ba ninyo nalalaman yon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Ayun. Keyword, huwag na nating alalahanin ang mga dating bagay. Mm-hmm. Move on ka na. Hmm? Sa buhay. Yan ang biblical way ng pag-move on. I-angkla natin sa Biblia, na salita ng Panginoong Hesukristo. Number one, mag-move on saan? Sa mga taong nakasakit sa atin. Patawarin po natin sila. Pero, wag na po tayo makikisama sa kanila. Kasi baka may chance na ulitin pa nila. Tama po ba? Kasama po kasi ang wisdom sa mga alituntunin na binibigay ng Biblia. May wisdom po lagi. Like kami, ako, doon po sa dating church na natin ako, alam ko po talaga hindi ako para doon. At nakita ko po kasi iba talaga yung iba yung ways, iba yung mga ugali ng mga tao. Ganun po, may mga nakasakit din po sa akin. Kaya nung umalis po ako doon, sabi ko, hindi ko na sila pwedeng makasama. Mahal ko sila dahil mga kapatid ko sila sa Panginoong Hesukristo. Pero yung makakasama ko pa, I don't think so. Hindi po ba? Kasi binigyan po tayo ng wisdom ng Panginoon para po hanapin natin, alamin natin yung kalooban niya. Kasi alam natin, sa tamang panahon, magpapadala siya ng mga tamang tao sa atin na makakasama natin. Mag-move on ka na dyan. Mga ba? Mag-move on ka sa mga hinanakit mo. Kung may mga nakasakit sa'yo, move on ka na doon. Dahil, sa totoo lang po, masarap po talaga yung walang dinadala sa dibdib. Knowing na, alam mo, na nabubuhay ka ng matiwasay sa kalooban ng Panginoon. Mag-move on ka, pero sasabihin ko nga po sa inyo, mas magandang wag mo na pong makasama. Kung ginawang ka ng hindi maganda ng taong yan, pag-pray mo na lang. Pero yung makasama, I don't think so. Malakas po talagang revelation ko sa ganyan. Na better wag na lang po makasama. Dahil yung mga taong nakasakit na yan sometimes, lalo na pag wala sa Panginoon, baka ulitin po nila. Ito naman po opinion ko lang po ito. Pero payo ko na rin po sa inyo kasi successful naman po yung ganyang ginawa ko. Okay? Para mas maging maganda ang buhay natin. Ito yung talagang magandang buhay. May napaparoon na magandang buhay kanina, pero ang talagang magandang buhay, kapayapaan na mula kay Kristo. Pangalawa, tingnan din po natin, mag-move on din tayo dun sa mga taong tawag dito. Halimbawa, nakautang sa atin dati na hindi na po nakabayad. Pasingil ka ng singil, hindi naman nakakabayad. For me, mag-move on ka na rin. Alam niyo ba't nasama ko po ito sa point ko? Kasi po, may nangutang po sa amin, hindi na po nagbayad. So, i-let go na po natin yon. 30,000 pesos na tumataginting, hindi na po binayaran sa amin. At sa tagal ng panahon, move on na lang. Bahala na si Lord. Hindi naman nagpapabaya ang Panginoon. Saan pa mag-move on? Sa mga pangit na experience, sa mga takot natin, sa mga maling paniniwala natin, sa mga pamahiin, mag-move on na po tayo dyan. Maganda po mabuhay na may pananampalataya. Kasi sa may kinikimping ng galit o takot,
Dahil yung mga yan, sabi ko nga po, wala naman talaga mabuting gagawin sa atin. Mayroon po ah. Dahil kung hindi ka mag-move on, ikaw din po ang talo. Galing po. Excuse me. At kung naka-move on ka na, nakita mo na yung path na gusto ni Lord na tahakin mo, focus ka doon. Huwag ka madedistract. Do not be distracted. Ganun po yon. So, have your own focus. At kalimutan na rin natin yung mga masasamang experience. Sabi ko na po kanina. Halimbawa, experience na parang nagkaroon ka ng phobia. Yan. I-let go mo na yon. I-let go mo na yon. Kasama ng mga hinanakit sa mga nakaraan, i-let go mo na rin. Ang mga bagay na ganyan. At i-let go mo na rin yung mga kaisipan mo nung wala ka pa sa Panginoong Hesus. Mga gawain na ginagawa mo nung wala ka pa sa Panginoong Hesus. Kasi may bago na nga po tayong standard. Si Jesus po ang ating standard. At nagkaroon po tayo ng mga bagong naisin. Halimbawa, ngayon, dati hindi mo alam ang tungkol kay Jesus Christ. Pero ngayon, nasa Panginoon ka na, lagi ka na nakikipag-usap sa Kanya at lagi ka na nagbabasa ng Bible niya. Yan, maganda po yan. Kasi nga, alam mo, nabibago ka ng buhay sa Panginoon. Diba? Tapos, lagi mong kinahanap, makausap yung mga taong nagmamahal kay Jesus Christ. Yung mga taong kapareho mo na tumanggap din sa Panginoon na maraming alam sa Bible, na maraming basta panagkita kayo, may mga napag-uusapan kayo tungkol sa Bible na hindi naiintindihan ng mga unbelievers, di ba? No, talagang mga spirit-filled na mga mananampalataya lang ang makakaintindi. Kasi when we accepted Christ Jesus, pumasok na po sa atin ang banal na espiritu. So, in everything, nililid po niya tayo. Tapos, meron na tayong isang gawain ngayon na talagang excited tayo. Yun yun. Tell anyone na makakasalubong mo, if possible, tungkol kay Jesus. Nagbabahagi ka niya ngayon ng word of God. Dati hindi mo ginagawa, no? Na bago ka ng mithiin sa buhay mo. We are the light of the whole world. So Jesus will make us shine more than we did nung wala pa tayo sa Kanya. Alam mo, nung wala pa tayo sa Panginoon, may mga pangarap din tayo. Naku, ako po, ang dami. Iba natupad, iba hindi. Maniwala ko. Pero nung ako'y naging Kristiyano, sabi ko, pag samasamahin mo yung mga pangarap na yun, Lord, the best pa rin ito. Because I have the peace of Christ. In everything and in every way, kahit anong situation natin, balik po tayo sa Good Shepherd. I am the Good Shepherd. My sheep knows my voice. Ani Jesus Christ yan. May nag-lead lagi sa atin. He lead me into the still waters. Diba? And siya ang ating pastol. Jesus Christ is our good shepherd. Nung wala pa ako sa Lord, nakatingin ako sa mga tao. Pag tinulungan ako ng taong yan, kako. Opo, humihingi kami ng tulong dati nung ano, para tutulungan ako makapasok sa trabaho. Padrino kanila, no? Alam nyo? Nagulat ang mother and father namin noon. Buhay pa nun sila. Nangyari? Di ako natulungan. Nagdamdam sila ngayon dun sa taong yun. Parang, ba't naman ganon?
wala pa ako kay Kristo noon, hindi pa ako mananampalataya. Sabi ko rin, bakit nga ba ganun? May mga tanong na tayo noon, pero hindi natin masagot. Parang may naka-restrain kasi hindi natin alam yung kasagutan kasi hindi, wala pa tayo sa Panginoon eh. Until nakakilala ko sa Panginoong Hesukristo, nalaman ko sa Bible na ang umaasa sa kapwa-tao ay ang pinakakawawang nilalang. Nakita niyo po sa mga pag-aaral natin tungkol sa Antikristo, marami siyang mapapasunod kasi inaasahan siya ng mundo. Tingnan niyo, sobrang asa sa kapwa-tao, yan, mangyayari. Yung mga nagtitiwala sa pangako ng mga nasa posisyon na ganyan, dahil may pera sila and all that, you know. Yung mga umaasa dyan, yun ang pinaka mga kahabag-habag na mga tao. Pero kung umaasa ka sa Panginoong Yesus, superb. Perfect. Maniwala po kayo. The best. Walang pagkapalpak. Alam natin, yung pinagkatiwalaan natin, faithful and true. Ma'am? Siya ang mabuting pastol. Kaya, isang karangalan na tayo ay isa sa mga tupa niya. We are the light of the world. So, Jesus will make us shine more than we did nung wala pa tayo sa Kanya. Maniwala kayo. Ha? Akala natin noon, pag may bago tayong damit, pag may bago kaming sasakyan, sabi ko, wow, di ba? Maganda naman. Pero alam nyo, yung sasakyan namin na yun, itinirik po kami sa expressway. Tumirik. Hindi rin maasaan, ano po. Pero, yan talaga, mga bagay ng mundo. Kaya sabi ko po, kung hindi si Kristo ang pag-asa mo, ikaw ang pinakakawawan tao. Kasi ang aasahan mo, creation din. Rather than put your hope and trust in the Creator Himself. Walang iba kundi si Jesus Christ, our Lord and Savior. Kaya, ang pinakamagandang magagawa mo sa buhay mo, kung gusto mo talaga magkaroon ng bagong buhay, at gusto mong kalimutan yung mga pangit sa nakaraan mo, tulad ko po, yung mga pangit sa nakaraan ko, yung mga nakasama ko dati dun sa church na yun, mahal ko po sila dahil mga kapatid ko po sila kay Christ. Ako naniniwala ako, marami po dun tumanggap kay Jesus as Lord and Savior. Mahal ko po sila. Pero yung mga kasama ko pa, ay hindi na po. Dahil, I've had enough. Marami na po akong experience para balikan. Ayun po ang wisdom. At mas marami pang gagawin si Lord na gusto niya. Yeah. Nag-i-enjoy tayo. Hindi yung burden. Kasi burden na po yung mga ganon. Diba? Actually, nung umalis ako doon, 2016, sabi, parang bumulong sa akin si Lord. Sana 2011 pa lang daw, umalis na kami noon eh. Pero hindi eh. Natagal ko pa. Kasalanan ko rin. Yan. Gusto ng Panginoon is smooth sailing while tinatamasa mo yung mga promises niya. Love them, pero mas magandang huwag na lang po natin silang kasama. Pangalawa, yung mga may utang sa atin, i-let go na lang po natin yun. Pera lang po yan. Pera lang po yan. Si Lord na pong bahala. Yung mga paniniwalang wala sa Bible na pinaniniwalaan natin nung araw, like pamahiin, pusang itim, pusang gala. Alam mo po ba? Miss na nakalabas sana ako nung wala pa ako kay Lord. Nakita kong pusang itim, hindi na po kami tumuloy. Talakad. Dahil, baka lang may mangyari. Naalala ko sa dati, mamamasyal kami nun sa Mega Mall, SM Mega Mall. Nakita kami ng pusang itim. Hindi na kami tumuloy. Kami ng mga pinsan ko. Sabi ko, ha? Kasi nga, wala pa kami kay Lord noon. Mga bagay na ganyan, i-let go niya na po yun.
Wala, walang pupuntahan yung mga ganun na paniniwala. Wrong beliefs. Huh? Gusto ng Panginoon, yung trust natin, focus sa Kanya. Concentrated lang sa Kanya. Marami siyang pangako, marami siyang gustong gawin. Doon tayo. Doon tayong hahaluan ng kung ano-ano yung pananampalataya natin sa Kanya. Ano pa? Say goodbye sa mga mga fears natin, yung mga takot natin na wala namang katuturan, mga nervyos natin. Overcome it by prayer. Kung dati kang mahihain, Lord, gusto ko po maging bibo, gusto ko po maging aktibo. The Lord will certainly give what you want. What you need, rather. Kasi kailangan talaga, medyo matapang tayo to be vocal. Lalo na, when we share the good news about the Lord. Maraming tao, magaling po dito sa ganito. Mga vlogger, nagbablog, magaling sa ganyan. Kasi wala nakakita. Then in person, tahimik naman pala. Oh, mas maganda in person. Kung paano ka dito, gano'n. Ako kung paano po ako ganito, in person, mas madaladala ko. Mas masaya ako. Biyaya ng Panginoon. Apa! Mga bagay na nagpapa-down sa atin, iwasan na po natin yan. Like, sometimes naiinggit tayo sa mga may pera, sa mga may ganito, may ganyan. Alisin na po natin sa mind natin yan. Hindi po maganda yan. Move on na po tayo dyan. Marami po kung tutuusin, kanya-kanya po tayo ng situation. Palayain po natin ang mga sarili natin. The biblical way. Marami kasi sa palabas sa TV, sa YouTube dito, marami palabas dito na move on ka na, move on ka na. Pero may biblical na move on. Pag may nagtanong, paano ba ang biblical na move on? Ibigay niyo po ang Isaiah 43 verses 18 to 19. Iyan ang biblical na moving on. Kasi talagang move on yan talaga. Wala yung pasaring, wala yung parang patumpik-tumpik, move on talaga yan. Dahil si Lord mismo rito nagsasalita. Siya ang may gustong mag-move on tayo to a better place. Naroon na po, alam natin siya ang good shepherd natin. You know, pag good shepherd, alam niyo po sa Israel, karaniwan po, especially nung panahon ni Jesus Christ, ni Lord Jesus Christ dito sa lupa, maraming tupa. May nagpapastol ng mga tupa. So inihalin tulad ng inihalin tulad. Nabubulol po ako. Inihalin tulad ni Jesus siya doon sa mabuting pastol or good shepherd at tayo doon sa mga tupa. Napakabait ng Panginoon. But ginamitan niya ng term na good. Pwede niya sabihin I am the shepherd. Kasi sabi pa niya sa Bible, ibibigay ng good shepherd ang kanyang buhay sa mga sheep. Ngayon, pag hindi totoong pastol ang taong yan, yung mga hindi totoong pastol, pag may dumating na wolf, sumisimbolo kay Satanas, pag may dumating na wolf, iiwan niya yung mga tupa. Kasi bayaran lang siya o hired lang siya. So iiwanan niya yung mga tupa. Iiwanan niya yung mga tupa. Pero si Jesus po, hindi na tayo iiwanan. Kaya makakapag-move on po tayo talaga ng sinasabi nating sigurado. Dahil may good shepherd tayong pina-follow. Marami tayong pina-follow sa social media, mga influencer na kung totoosin, dapat nga po hindi natin pina-follow kasi may mga influencer na mayayabang. Makikita mo sa mga vlog sila, pinag-uusapan pera. Hindi po maganda kasi yon, no? Pinapakita mo yung mga pera mo, ganyan. You know? And that's not good. Tapos, may mga masamang ugali. Eh, bakit hindi ka... Ba't hindi mo i-follow ang ganitong mga channel? O maraming channel tungkol kay Jesus Christ?
mapapabuti ka pa. Diba? Mapapabuti ka pa. Eh, pero ganun pa man, syempre, nasa inyo pa rin po yun. Pero ito naman po suggestion, dahil nandito na rin lang po tayo, I really need to tell you the truth kung ano po ba yung makakabuti po sa inyo. Pagmamahal ko na rin po sa inyo. And we are the light and salt of the world. Sino pa po ba magsasabi nito kundi tayo mga Kristiyano sa mga tao? Para mapabuti naman din po sila. Ano po? At naniniwala po ako doon. Dahil pag nag-move on tayo kasama si Christ, talagang moving on po yun. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito, aking inaanyayahan ka na gawin mo yan, click mo rin yung notification bell dyan sa baba. At yan ang magpaparemind sa iyo kung may mga bago tayong videos kagaya po nito. At muli, bago po tayo magtapos, maraming marami pong salamat to sa mga nagsusubscribe. At yung mga hindi pa po nakasubscribe, please magsubscribe po kayo. Because this is a matter of life and death. Sapagkat dito maririnig ninyo yung gospel, paano maligtas, paano lumakad, paano mag-move on kasama si Jesus, you know. That's very, very interesting and very exciting at the same time. So again, di ko na ahabaan pa dahil marami na akong gagawin ngayon. Again, lagi mong tandaan, si Jesus lagi lang pong nandyan 24/7 at hinding-hindi po niya tayo iiwan kahit kailan. And as always, Jesus truly loves us all.